Okay, it's the day na kung saan ay aalis na kami. So bali, mamaya 7:30 ng gabi kasi ngayon it's 3:45 ng mga hapon. Pagdating kasi ng alas 7, yun nga, punta na kami mismo sa airport para pumunta ng Korea. So yeah, tama kayo. Habang nangyayari yung mga bagay, hindi pa rin kami makapaniwala ni Dad na nandito na yung oras para umalis kami ng Pilipinas. Para masolusyonan niya yung sakit niya sa likod syempre. Kailangan talaga namin gawin to kundi baka lalo lumala yung sitwasyon ni Daddy. Ang flight namin ay sa Clark Airport sa Pampanga. At sa totoo lang napakaganda rito. Nakakalulay yung laki ng lugar at balita ko daw ay gagawin itong international airport. Well, sana kasi napakalaki ng lote nito. So nagbayad kami sa travel tax at pagkatapos nun ay nakuha na namin ni Dad ang ticket na papunta sa South Korea. Syempre kapag mag-travel ka ay kailangan mo dumaan sa inspection ng mga gamit at questioning ka ng immigration. Awawi sila at napaka-approachable nila. Since maga kami nakarating ni Dad sa airport, naghintay muna kami ng ilang oras. At bumili na rin kami ng pagkain dahil nagutom kami. Huwag ka, masarap yung pagkain kaso ginto nga lang. Makalipas ang ilang oras ay nag-onboarding na kami at pinauna na kami dahil naka-wheelchair si Dad at mayroon kasi siyang disability. Pagdating sa aeroplano ay na-starstruck kami dahil mga Korean at Koreana na yung mga nakaabang at napakabait nila. Approachable sila sa obra. Noong nakaupo na kami ni Dad sa aeroplano ay maya-maya lang ay umulis nito. Sayang kung maliwanag lang sana, ang ganda siguro ng view. Alam mo, may nakakahiya akong nagawa. Muntik ko nang maiwan yung gamit namin. And ang kulit ng reaction naming lahat. Tignan niyo to. Ha, Repco, 좌석 하단이고. 어디요? 좌석 위에 있었습니다. 여기 있어요. 예, thank you. Thank you. 하, 알파고라고. 차라리 오버해 드립니다. 이게 뭐예요? 바로 나왔습니다. 아, 디바 ang kulit. Hindi ko na intindihan yung mga sinasabi nila, pero feeling ko ang sinabi nila is mukhang may nakalimot daw ng gamit at sabihin na lang sa mga pasahero. Nung nakuha namin yung bagahe namin at nakapag-exchange kami ng Korean won, ay dumating na rin yung sundo namin. Ang pangalan niya ay Joe at hinati niya kami papunta sa hospital para makapag-registered kami doon. First impression sa hospital ay ang laki, tsaka ang attentive lahat ng mga staff nila. Tsaka yung ang bilis ng proseso, alam niyo yun, tsaka kompleto yung gagamit. Meron din silang convenience store, food store, bangko at iba pa. Also not to mention na ang pera nila ay ang OA, pero not in a bad way ha. Sadyang ang dami lang nilang zero. Pagkatapos sa hospital ay dumiretso na kami sa hotel upang makapagpahinga kami galing sa biyahe. Dahil wala pa kami natulog ng maayos at papahinga kami para sa jet lag din eh. And so far maganda yung hotel na pinag-stayan namin at dito muna kami magpapahinga ng isang gabi. Okay, so may aircon dito itong ano to, pero alam mo ba, alam nyo, hindi siya gumagana. Alam nyo bakit? Kasi hindi nyo na kailangan. Dito ka lang sa may bintana na to. Ang lamig na. Ilang ko kagad.
pupasok agad sa ilong ko yung ano, lamig. So, right now, ang... Teka, ano bang temperature ngayon ng Korea? Hey, Google. Temperature of Incheon, Korea. In Incheon, it's currently 11 degrees Celsius. 11 Celsius, kaya pala lamig. Sinabi rito, pagdating daw ng Monday is magiging winter na daw, winter na. Mag-uumpisa na. Mag-uumpisa na yung winter. So, maabutan namin yung winter dito pag nagkataon. Tapos na yung swab test namin. Bukas is mag-undergo na ng test to si Dad dahil para nalaman ako anong gagawin sa kanya. Which is bukas 10 a.m. Kaya kasi currently, 9:58 ng umaga. Pero sa Pilipinas, surely ako 8 pa lang. Kasi isang oras na advance dito. So yun, yun ang yun ay update. At friendly lahat. No? Ang friendly lahat. Tsaka ang bilis kumilis ang hospital nila. Kahit alam mo yung kakaano lang, like nakuha ka din yung papel nila, ganun. Ang bilis, Diyos ko. Nagulat kami ni Daddy. Yan, so far, kung ano man, good pa naman. Sa ngayon ay nakakaramdam ako ng homesick dahil bagong lugar sa amin. At alam mo yung pakiramdam na worried ka sa magiging kalagayan mo. More likely, kalagayan nyo dahil nasa ibang bansa ka. At saka may times na naimiss ko kagad yung lugar namin dyan sa Pilipinas. Pero naisip ko rin na kaya ganun ay dahil-dala na rin siguro ng pagod ito. Dahil it's been a long day din na dami namin ginawa. For now on, yun muna ang day 2 ng vlog ko sa Korea. Tsaka masayang lamig. Pero pag tumagal, hindi na nakakatuwa. Yun lang, thank you so much for watching. And abangan nyo na lang yung day 3. Kamsahamnida.